palpak kung ituring ng marami ang ginawang misyon ng PNP Special Action Force upang mahuli ang mga teroristang sina Marwan, Usman at Bako na nasa Mamasapano, Maguindanao noong January 24, 2015 na nagresulta sa pagkasawi ng 44 na SAF commandos. Pero ayon sa PNP, tagumpay ang kanilang misyon. Ano nga ba talaga ang nangyari? Tingnan natin sa video na ito. Oplan Exodus ang tawag sa misyong ginawa ng PNP SAF commandos para hulihin ang mga teroristang sina Usman, Marwan at Bako. Itong tatlo ay mga eksperto pagdating sa paggawa ng bomba. Sa katunayan, si Marwan ay isa sa mga responsable sa bombang sumabog sa Indonesia noong 2002 na nagresulta sa pagkasawi ng mga taong may iba't ibang nasyonalidad gaya ng Amerikano, Briton, German, Swedes at iba pa. Pero bago pa man ng Oplan Exodus ay nagkaroon na ang PNP ng sunod-sunod na misyon. Ang iba ay nagawa pero nakatakas si Marwan at ang ibang misyon naman ay hindi natuloy. Kaya noong January 24, 2015, alas 10 ng gabi ay nagpunta ang 392 SAF commandos sa Mamasapano, Maguindanao para isakatuparan ang Oplan Exodus sa pamumuno ni SAF Director Itulio Napeñas. Ang mga SAF commandos ay nahahate sa iba-ibang grupo, ang 84th SAC or Seaborne, 55th, 45th, 43rd, 42nd, at 41st SAC. Ito ang plano. Nandito ang kubo ni number 1, ang target area. Ito naman ang planong ruta na dapat sundin ng mga commandos. Ang Seaborne ang naatasang huhuli kina Marwan, kaya sila ang unang papasok. Susunod naman ang 55th SAC bilang blocking force at main support sa Seaborne. Ang 45th, 42nd at 41st SACs naman ang naka-assign para sa exit ng Seaborne at 55th SAC. At ang 43rd SAC naman ang naatasang magbantay sa magkabilang dulo ng drop-off point sa highway. At kapag nakuha na ang target, pupunta ang 84th sa 55th hanggang sa lahat ng mga commandos ay makalabas. Pero ang planong ito ay hindi nasunod. Alas 11 ng gabi, sa pamumuno ni Police Superintendent Raymond Traín ay pumasok na ang Seaborne kasama ang isang guide. Pero dahil sa terrain at lakas ng agos ng ilog, ay napilitan ng Seaborne na lumihis ng kaunti dahilan para matagalan sila sa pagdating sa target area. Dahil dito ay natagalan din ang pagsunod ng 55th SAC at ng ibang support groups. Alas 4 na nang maabot ng Seaborne ang target area. Then, 13 sa 41 Seaborne commandos ang tumawid ng ilog. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may mga nakatanim pala na mga improvised explosive devices or IEDs sa paligid ng kubo ni Marwan. Sa pagsabog ng dalawang bomba ay dalawa rin ang tinamaan.
pagkaraan ng ilang segundo, ay pinaulanan na ng bala ang mga commandos mula sa kubo number 1. Ang palitan ng putok ay tumagal ng 15 minuto bago na neutralize si Marwan. Pero ang bakbakang ito ay nagsanhi para maalerto at magising ang mga miyembro ng MILF, BIFF at private armed groups. Ang mamasapano kasi ay kuta ng tatlong grupong ito. Nang makumpirmang nakuha na si Marwan, agad na pinutol ni Police Senior Inspector Gedna Tabdi ang daliri ni Marwan sa kakinunan ng larawan. Then, nagpadala sila ng text message sa Tactical Command Post ng Mike 1 Bingo. Ibig sabihin, nakuha na si Marwan. Agad-agad ay umalis na ang mga commandos papunta sana sa target area ng 55th SAC. Pero bigla na lang sila ay pinaulanan ng bala. Samantala, matapos matawid ng 55th SAC ang tulay papunta sa Waypoint 12 na may mahigit 1 kilometro pa ang layo sa kanilang target area, ay narinig nila ang putukan dahilan para sila ay mapilitang huminto sa may maisan. Sa kagustuhang maharang ang ibang kalaban at para na rin madaling makalusot ang Seaborn, ay tinangkang bumalik ng 55th SAC sa kabilang parte ng ilog. Ngunit bigla na lang may sumigaw sa kanila. Dali-dali silang bumalik sa may maisan at nag-defensive position. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumami na ang mga kalaban sa kabilang parte ng ilog. Maya-maya pa, mga alas 5:30, kung kailan maliwanag na ang paligid, ay nagsimula na ang bakbakan. Pero hindi maliwanag kung sino nga ba ang unang nagpaputok. Sa mga sandaling ito ay pareho na ngang napapalaban ang 84th SAC at 55th SAC. Sinubukang umabante ng 45th at 42nd SACs para sana tumulong, pero pati sila ay pinapuputokan din ng kalaban. Samantala, mga 5 a.m. to 6 a.m. ay ipinaalam ni SAF Director na Peñas kay Major General Edmundo Pangilinan, ang Commanding General ng 6th Infantry Division sa Cotabato, na nasa mamasapano sila at kailangan nila ng tulong. Agad namang ipinialam ni General Pangilinan ang sitwasyon sa commander ng 601st Brigade,
na siyang may jurisdiction sa Mama Sapano. Mga alas 7 ng umaga, humingi na ang 55th SAC ng reinforcement. Pero ang problema ay hindi makalusot ang 45th at 42nd SACs dahil pati sila ay pinapaulanan ng bala. Nang malaman din ng Seaborn na napapalaban na ang 55th SAC, ay agad silang kumilos para sila ay tulungan, pero sila ay nahihirapan din dahil habang binabaybay nila ang kanilang ruta papunta sa 55th SAC ay pinapaputukan din sila ng kalaban. Alas 7 pa rin, nagpulong naman ang mga opisyal ng AFP at SAF tungkol sa artillery support. Pero ito ay imposible sa mga oras na ito dahil hindi malaman ang eksaktong lokasyon ng SAF commandos. Lalo na ang mga 84th SAC dahil sila ay gumagalaw. Hindi lang yan, meron ding mga civilian sa lugar at wala ring forward observer. Ang forward observer ay responsable sa pagdedirekta sa artillery kung saan ibabagsak ang bala nito. Dahil sa mga problemang ito, ay napagdesisyonan na ang mechanized infantry muna ang ipapadalang tulong. Alas 7:30 naman ay nagpulong na ang mga opisyal ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH, kabilang si Brigadier General Carlito Galvez Jr. at mga representante ng MILF para pag-usapan kung paano ipapatupad ang ceasefire. Sa meeting na ito ay binuo nila ang Joint Ceasefire Crisis Team o JCCT para kumausap sa mga MILF commanders. Mga alas 8:30, dumating naman ang 1st Mechanized Brigade sa pwesto kung nasaan ang 43rd SAC. Pero pati sila ay natake rin ng mga kalaban mula sa direksyon ng 105th MILF Academy. Mga alas 10 ng umaga ay pilit pa rin umabante ng 45th, 41st at 42nd SACs sa lokasyon ng 55th SAC, pero sila ay pinapaulanan pa rin ng bala. Bandang alas 10:30 naman ay humabol naman ang 43rd SAC at ang 62nd Division Reconnaissance Company. Pero maya-maya ay pinabalik ang 62nd DRC sa Tukanalipaw Highway. Samantala, mga alas 11 ay nakatanggap naman si Police Superintendent Rain, ang leader ng Seaborn, ng text message na nagsasabing ceasefire. Tumigil naman ang mga kalaban, pero pagkaraan ng isang oras ay nagpapaulan na naman sila ng bala at mortar fire. Maya't maya ay humihingi ng reinforcement si Train, subalit ang reinforcement ay nahihirapan ding mapapasok. Bandang tanghali, dahil sa dami ng kalaban, papunta sa direksyon ng 55th SAC ay nagdesisyon na si Train na sila ay magpalit ng ruta at pumunta sa silangang bahagi mula sa kanilang lokasyon kung saan kaunti lang ang kalaban. Mga alauna ng hapon naman ay patuloy pa rin na nakikipaglaban ang 55th SAC. Subalit, unti-unti na silang nauubos.
bandang alas dos ng hapon nang huling narinig ang 55th SAC na humihingi ng reinforcement. Pagkatapos nito ay hindi na narinig pa ang 55th SAC. Mga alas 4 ng hapon, matapos makausap ng Joint Ceasefire Crisis Team ang mga commanders ng MILF, ay napaatras na ang karamihan sa mga MILF na nakalaban ng 55th SAC. Mga alas 4 pa rin ng hapon ay umusad na ang pinagsamang tropa ng 45th IB ng Army, 45th SAC at 62nd DRC para pumunta sa lokasyon ng 55th SAC, pero sila ay pinaulanan ng bala kahit pa man nagsimula na ang ceasefire. Isang grupo naman na binubuo ng 61st DRC at platoon ng SAF ang nagsama para puntahan ang lokasyon ng 84th SAC. Mga bandang alas 5 naman ay napapalaban pa rin ang 84th SAC sa mga BISF. Kaya sunod-sunod na nagpaputok ng white phosphorus ang 6th IB mula 5:48, 6:04 at 6:20 ng hapon matapos makumpirma ang tamang lokasyon ng seaborn. Ang white phosphorus ay ginagamit para markahan ang target o di kaya ay para hindi makita ng kalaban ang tropa. Dahil sa white phosphorus, ay tumigil na ang BIFF sa pagpapaputok. At sa wakas, pagdating ng alas 11:30 ay nakita na ng 61st DRC at SAF ang 84th SAC malapit sa ilog kung saan sila ay naipit. 17 ang walang sugat, 9 ang nasawi, at 11 naman ang injured. Alas 2 ng hapon naman, ng January 26, ay natagpuan ang nag-iisang survivor ng 55th SAC na si Christopher Lalan sa highway sakay ng isang bisikleta. Ang insident ng ito ay nagsanhi rin sa pagkasawi ng isang bata at dalawang magsasaka. Para sa PNP, kahit paman 44 SAF commandos ang namatay, tagumpay pa rin para sa kanila ang misyon dahil kanilang nakuha si Marwan. Dahil daw sa pagkasawi ni Marwan ay naagapan ang mga posibleng pambobomba sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kalauna naman ay nasawi rin si Usman sa isang sekretong operasyon, ngunit si Baco ay wala pang balita kung nasaan. Noong 2017 ay kinasuhan ng Office of the Ombudsman sina former President Benigno Aquino III, former PNP Director General Alan Purisima ng graft at usurpation of official functions at si former SAF Commander Hitulio Napeñas ng bypassing ng PNP chain of command. At noong 2018 ay hinikayat ni Solicitor General Jose Calida ang Supreme Court na mag-file ang ombudsman ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide laban kina Aquino, Purisima at Napeñas. Pero noong 2019 at 2020 ay ibinasura ng Supreme Court ang kasong inihain laban sa tatlo. Sa inyong palagay, makatarungan ba ang naging hatol ng korte? Bakit? Ano kaya ang mas mainam na gawin para maiwasan ang ganitong pangyayari sa hinaharap? Ilagay ang inyong mga komento sa comment section. Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.